Madrid, here we go again, live. So, mga kapatid, medyo historical tong gagawin natin. At the title of our topic tonight is The Birth of Jesus and the conflict with Herod the Great. At saka yung discrepancy ng date ng history, mga kapatid, kasi ito yung ginamit ng reference ng mga Antichrist at saka mga atheist historians na gawa-gawa lang yung gospel, kasi mismo yung Bible, the account of Matthew and Luke, hindi sila magkapareho. And it seems there is an error. Mga kapatid, sa hanggat sa mga kaya ko, based on ito kasi sa thesis ko, pati yung mga kings, pati yung mga governor, hinukay natin yan para malalaman talaga natin yung accuracy ng history ng Bible. Kasi it seems nga, pagkatiningnan mo, yung death ni Herod the Great at saka yung kanyang death ni Herod the Great at saka yung birth ni Jesus, 9 years ang gap. Tapos dito lumabas na si Herod the Great ang may mga pinatay na mga bata. Same as history with Moses, no? During the time of Moses. Mga kapatid, malaking discrepancy yun. At tayo sa mga Christians, hindi natin pinapansin yan. Kasi sabihin naman natin, by faith. Walang problema kung tayo lang mag-usap by faith. Pero when it comes to truth and accuracy of the history, hindi natin pwede kasing sabihin, basta by faith, maniwala ka lang, ayos na yan. Kasi kung pinuprove natin yan na Jesus is the ultimate source of truth, dapat may paliwanag natin yung truth na nag-i-exist, particularly if that is history and archaeology. If hindi natin may explain yan, mahirapan tayong mag-declare na truth. Okay? Buti na lang wala masyadong nagtatanong yan sa atin ngayon, generation ngayon. Pero akala natin, pero mga kapatid, when you engage with mga itiesta, magkakaproblema ka talaga. Bakit? Kasi nga, kung dadalhin ka dito pa sa particularly ng history na to, nga, hindi mo alam na mayroon pala discrepancy dyan sa Bible. Okay? So, mga kapatid, I have to educate you na may mga conflict ang Bible history. Akala natin conflict, hindi lang na ayos. Mamaya explain ko sa inyo, no? Mag-share muna tayo, mga kapatid, kasi meron akong group dito na gusto kong puntahan para mag-share tayo. Okay? Okay. So, again ha, one more time. Well, last time we discussed about, anong din-discuss natin, mga kapatid, last time? No, Jesus as the last high priest and the last Passover. We discuss, mga kapatid, yung pagiging priest and kings ni Jesus, na siya lang ang may karapatan mag-declare ng mga kapatid, ng year of Jubilee, no? Siya lang ang may karapatan na at kapangyarihan to declare na to set free yung mga utang, no, mga land properties. Mga kapatid, ha, review tayo. Yung mga land properties kasi ng Israel ay nakasanla na sa temple, mga kapatid, no? Pinatunayan ko na po 'yun. Actually sa thesis ko, nandito yung mga source of historians and archaeologists na kinuha ko as a source kung ano talaga ang nangyari during the time of Jesus. Kasi nga, kung Bible lang ang pagbabasihan natin, mga kapatid, marami tayong blind spot sa Bible.
although ang Bible is true, pero mga kapatid, it was assumed na ang kwentuhan nung story na yon, kasi hindi naman yan intended para sa atin talaga, na sinulat yung Bible para, okay, parang si Matthew, sumulat siya ng Bible, hindi naman yung inisip niya, this is for the millennialist generation. Ganito na sila mag-isip, so isusulat ko to sa pag-isip nila, Jejemon. Ah, hindi ganun. Ang kanilang audience, naiintindihan nila kung ano yung history diyan, ano, kahit hindi na nila i-describe, no further explanation and elaborations kung ano yung history yan. Pagsabi niyan, lalo na ngayon, yung mga reference, mga taong binabanggit, alam nila yan na, o nga, tama, yun, kasi kilala pa nila yung mga taong yun. Pag may mga tao silang binabanggit, ngayon, pag magbabanggit tayo ng mga tao ngayon, mga nga tayo, hindi natin alam kung sino-sino yung mga yun, okay? So, yun yung discrepancies, mga kapatid, when it comes to history, no? So, ngayon, balikan muna natin yung birth ni Jesus, kasi, total, July naman eh, Christmas na eh. No? Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay malagsiawit. Mahirapan tayong umawit ng during Pasko. Ano, COVID tayo, no? Oh. Born is the King of Israel. Wala ka akong naririnig ngayon na ano eh, Christmas song July. Dati pagka mga July, may naririnig na akong mga papatantang na Christmas songs. Nakakarinig, birth of Jesus ang pag-usapan natin ngayon. At ayun, nanonood na sa atin sila ni... maraming nanonood. Mga kapatid, hindi na muna ako mag-ano ngayon. Sorry kasi late na tayo. 5 minutes lang para mag-7. Magdi-dinner na yung iba. At mag-i-start na rin yung ministry nila sa ibang ministries, no? So, baka hindi nila matapos to. Mga kapatid, let's start in prayer. At pag-usapan natin ngayon yung tatlong mga governor and kings. Tatlong governor and kings in the history during the birth of Jesus. Mga kapatid, binanggit yan sa Bible, pero no further explanation, no further history behind that. At we thank for Josephus and the other ancient historian for the records, no? At least ngayon, makikita natin kung ano talaga ang ginagawa rin nila. Paano sila nagiging part ng Bible, bakit sila binanggit sa Bible, at nung pagkabanggit noon, wala na, yun lang, isang beses lang nabanggit, tapos wala na. Anong contribution nila during the time of Jesus, or during the time of apostles, or during the time, bakit na sinulat yung ano na yan, bakit binanggit si ganito, si ganyan. Okay? May purpose yun. Okay, bago na mag-start, let's pray muna. Father, we thank you, Lord, for your power, your wisdom, and thank you for your guidance. We give you all the praise and all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let's open our Bible in Luke chapter 2. Luke chapter 2, the birth of Jesus. At ito, may landmarks dito during the birth of Jesus, yung landmark. Yun yung tignan natin, mga kapatid. Ano yung landmark? Sabi dito in Luke chapter 2, ha? In those days, the decree went out from Caesar Augustus. Okay, number one, Roman Emperor Caesar Augustus. Then the followed another name. All that the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was the governor of Syria. To be registered, and all went to be registered, each his town. And Joseph went up from Galilee to the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house of the house and the lineage of David, and to be registered with Mary, his betrothed, who was also with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in the swaddling clothes and laid him in the manger because there was no place them for the inn.
Mga kapatid, ang pinag-usapan dito is the birth of Jesus. Mandito ito mga kapatid, pag binasa natin to, ang focus ng story understanding natin is the focus and the story of Jesus. We do not partake or we do not focus also the story of Quirinius and Caesar. Okay? Quirinius and Caesar. Bakit? Anong meron si Caesar and Quirinius? Binanggit yan dyan ha. Bakit hindi mo sila, hindi mo aralin ang kanilang history na binanggit naman sila. Okay. Now mga kapatid, in this birth, mahaba ang storya nito, pero meron tayong landmark na pinanganak si Jesus during the when Quirinius was governor of Syria. So aralin natin yan, when was Quirinius became a governor of Syria, and also Caesar Augustus, no? So aralin natin then Herod the Great, and then meron pa tayong isang verse na babasahin mga kapatid. Same chapter in Matthew chapter 2 verses 19, the return of Nazareth. Kasi after dito mga kapatid, di ba, mayroong slaughter, merong killing, no? Dito sa, by the way, nung pinanganak pala si Jesus in chapter 2, and in chapter 2 verse 13, lumayas na sila sa Egypt mga kapatid, no? Hindi ko na to ikukwento, alam niyo na to eh. Tapos in 16 mga kapatid, meron tayong account diyan na Herod kills the children. Okay, basahin natin ta. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. When then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. Mga kapatid, itong pag-usapan natin ngayon, napaka-controversial po ito at ang daming disagreement ang mga historian at ang mga Bible scholar dito. Pero dito, based on our analysis sa thesis natin mga kapatid, na when you declare Jesus as King, history backward and history forward and history present of Jesus, makukonek mo na lahat. Okay? Pero i-declare mo muna si Jesus as King. Hindi lang declare na King. Kilalanin mo siya as King. Anong pinagagawa niya? Kasi dito mga kapatid, kung hindi mo siya tratuhin na pinanganak siya dito na hari, itong mga emperor at governor Quirinius at saka King Herod the Great, mga kapatid, hindi mo tratuhin si Jesus, nakasama siya sa royalty ng mga tao na binabanggit yan. Oh, di ba? May problema ka ngayon sa understanding ng theology mo. Kasi nga si Jesus dito, pag binasa mo to, bata lang siya. O di, wala tayong pinakaiba sa... Yung iba may bit-bit na bata at saka tuwing ano, di ba? Sinasayaw-sayaw. Lakas natin mangasar sa kanila, di ba? Tapos ito, pag binasa mo, ang understanding mo si Jesus, porkit bata siya dyan, understanding mo hindi si hari. Ay nako. Dito mga kapatid, hari na siya. Kaya nga, napalinya siya doon sa mga ano eh, royalty. Andiyan yun, no? Emperor of Roman Empire, nandiyan si governor from Syria, which is Quirinius, and nandiyan din si Herod the Great. Oh. Woo! Praise God. Gulat ba kayo mga kapatid? Okay. Then, dito, meron kasing prophecy ito, kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Matthew ay nagkamali. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko ngayon bakit sinabi ng mga atheista at ng mga other scholars, mga kumontra sa Bible, na yung Bible niyo mali-mali yan. Mga kapatid, hindi pwedeng magkamali yan kasi may prophecy. Do? Verse 18 ng chapter 2 ng Matthew.
a voice heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. Mga kapatid, ang istorya dito ay same, itong nangyari na ito sa Bethlehem, mga kapatid, pinagpapatay ang 2-year-old at least na mga bata nung time na pinanganak din si Jesus. Now, ang nakasulat dito sa Bible, Herod lang. Okay? Walang particular na Herod. So, parang ano yan eh, kung kami, pamilya, parang Ramoso, okay? Hindi si GC Amel, hindi yung kapatid ko, hindi yung tatay ko, basta Ramoso. Ganun lang pakasulat ha, tandaan niyo kasi Herod the Great, may Herod Arclius, merong Herod Antipas, ang daming Herod mga kapatid. Dito, sabi ng mga scholars, mali yung Bible niyo. At saka tayo minsan nakakamali tayo kasi hindi natin din tinitignan. Ang dami palang Herod yan. Alright, now, pag-usapan muna natin yung death ni Herod the Great. Okay? Okay, Herod the Great. Kailan ba talaga si Herod the Great namatay? Mga kapatid, kung meron kayong wifi at merong load yan, at pwede nyo, kahit Wikipedia man lang mga kapatid, nilalagay dyan sa date ni ng death ha, yung kamatayan ni Herod the Great, ay nasa somewhere 6 to 4 BC. So at least nandyan yung estimated niyan. Mga kapatid, si Quirinius, governor of Syria, naging governor siya mga kapatid, nandoon siya sa 9 BC, o 9 AD, at least 6 to 9 AD mga kapatid, nandyan. Okay? Tansya ko lang yan ha, lagyan ko ng allotment niya, allowance para hindi tayo masyadong conservative sa year kasi nga tansya-tansya lang ito mga kapatid because of the discrepancy ng historian, hindi yung Bible. Discrepancy ng historian mga kapatid kasi mismo ang historian, mismo ang mga scholars, hindi rin nila ma-pinpoint kung alin ba talaga, like Herod the Great, sinasabi nila na matay si Herod the Great somewhere in 4 BC or 6 BC or 4 BC. Tapos si Quirinius naman nagiging governor of Syria somewhere in 6 to 9 BC. Oh. So, mismo ang mga scholars ay hindi rin sila makapagbigay ng particular date. Pero mga kapatid, tanda natin to, Herod the Great, Quirinius, governor of Syria, at saka si Archelaus, Archelaus, mga kapatid. Bakit? Kasi in Matthew chapter 2, verse 19, when Herod died, okay, so ang iniisip dito si Herod the Great, di ba? Eh, ang sabi nga ng history, namatay si Herod the Great somewhere in 6 BC or 4 BC. So, mga kapatid, ito, kaya dito sinabihan nila na si Matthew ay nagsisinungaling or nagkamali si Matthew ng paglagay ng date. Mga kapatid, ayusin natin yan mamaya. Okay. Take note lang muna na ngayon, kung ano, namatay pala si Herod, kung 4 BC namatay si Herod the Great, edi, ano pala, wala na pala yan, hindi pala si Herod ang, ano nun, hindi pala kagagawa ni Herod yung pagkapatay ng mga bata. Ayun, ganun ang thinking natin ngayon. So tingnan natin kung bakit pinagpapatay ang mga bata dito at ang pinagbibintangan natin ay si Herod the Great. Okay, eh namatay siya 4 BC. Kailan ba talaga namatay si Herod the Great? Yun yung arali natin kasi sa history na meron tayong record ngayon, 6 or 4 BC. Nakailang ulit na ako. Alright, si Governor Quirinius, siya ang governor ng Syria. Okay? Tapos si Archelaus, mga kapatid, anak ito ni Herod the Great. Okay? Anak ito ni Herod the Great, ang tawag din sa kanya ay Herod. Alright? Now mga kapatid, si Herod the Great, bago siya namatay, based on the history, kahit pupuntahan niyo yan sa Wikipedia mga kapatid, nagkaroon muna siya ng matinding sakit. Kung sa atin ay bedridden mga kapatid, mga ilang years. That is why walang makakapagtansya kung sino or kung kailan talaga namatay si Herod the Great.
Pero mga kapatid, while Herod the Great, there was an attempt na to revive him, to cure his, incurable disease. Ang pansamantala na nagpatakbo ng Israel ay si Herod Archelaus. Itong si Herod Archelaus, mga kapatid, hindi yan inassign at inappoint ng governor. Kasi nga, ang governor lang ang magdi-declare kung sino yung king. Like Governor Pilate. Okay? Dito ngayon, ididiin ko ngayon dito na yung pag-declare ni Pilate na governor of hindi Syria eh. Judea na ito, mga kapatid eh. When Pilate became a governor of Judea, kasi aralin din natin yan, paano siya nagiging governor of Judea? Kasi dito, ang Judea, sakupan ni Quirinius. No? So, when Pilate declared Jesus as king, legal po yun, mga kapatid. Katulad po yun ni Herod the Great na when a governor declared na kung sino yung king dyan, opo talaga siya. Now, ang problema itong si Quirinius, mga kapatid, governor ng Syria, hindi ngayon inappoint itong si, or walang basbas na magiging governor itong si Archelaus. Kaya meron ngayong competition sa mga anak ni Pilate, sa anak ni Herod the Great, kung sino yung papalit kay Herod the Great. Dahil walang matinong papalit doon, mga kapatid, ang ginawa ni Quirinius, mga kapatid, wala siyang inappoint na king dyan. Kaya nung pinanganak si Jesus, wala talagang king. Kasi mga kapatid, nung namatay si King Herod the Great, wala nang king na nilagay sa Israel. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo kasi wala na kwento niyan. Walang king! Patay na! Tapos pinanganak si Jesus. Oh, overlapping sila, ilang years lang. Na pag-usapan natin yung pagkamatay ni Herod the Great. Kailan ba talaga siya namatay? Mga kapatid, sa tingin ko, accurate. Mas accurate si Matthew. Bakit? Kasi inamin ng mga historian at mga scholars na hindi sila sure kung kailan ba talaga namatay. Pero ang tansya nila, mga kapatid, maliban sa meron silang expectation na date, meron silang pinagbabasihang mga eclipse, no? Kung kailan nagkaroon ng eclipse, doon kasi din ang pagkamatay ni Herod the Great. Meron doon, mga kapatid, na namatay si Herod the Great na natao naman na yung eclipse na yon somewhere doon din pinanak si Jesus. Pero yan ay hindi masyado ni-resolve ng mga historian kasi nga, mawawala, madi-defeat naman kasi ang historian na nagkukwento nito o proponent sa mga story nito, lalo na pagka kwento ni Herod the Great, ay si Josephus. Ikalaban niya si Jesus, ayaw niyang kukwento yung buhay ni Jesus. Gusto nga niya tanggalin yun eh. So hindi niya isusulat ng ganun. Now ngayon, since Matthew has a reference from the prophets, mas accurate ang history ni Matthew. Meron namang cover up dito sa dating kung kailan namatay si Herod the Great. Now, I would suggest, for me, mahaba ang bedridden ni Herod the Great, mga kapatid. Hindi lang siya namatay sa somewhere in 6 to 4 BC. Namatay siya, mga kapatid, at least somewhere below 10 AD. No? Lumampas pa siya, mga kapatid, sa 1st century. Okay? Dito sa lumampas siya, mga kapatid. Why? Because dito, but when Herod died, no? Behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph, saying, rise and take up your child and his mother and go to the land of Israel. Okay? Take note, mga kapatid, ha? Kasi may isang dito na binanggit naman. For those who sought the child's life are dead. Are dead. Okay? Plural, ha? Are. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea, in the place of his father, Herod. Okay, so anak ni Herod to, ha? He was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew
the district of Galilee, and he went and lived in the city called Nazareth, that what was spoken by the prophet might be fulfilled, he shall be called Nazarene. Mas accurate ito, mga kapatid. Okay. Now, dito may binanggit na panibagong karakter, si Archelaus. Si Archelaus, mga kapatid, anak to ni Herod the Great. Si Herod the Great, while he was bedridden, hindi imamabubul na siya, mga kapatid. There was a history, okay, aralin natin to, separate lang to konti, no, kasi nililaydown ko pa lang to, anong pinagagawa ng mga taong to. Pero bago si Herod the Great, mga kapatid, namatay, may mga sinasabay siyang mga namatay dyan. Okay? Mga pare, mga ano ng temple, mga kapatid, at maraming pinagpapatay si Herod the Great bago siya namatay. Now, kailan na siya namatay? Hindi for BC, mga kapatid. Ia-adjust natin yung dating ng mga historian doon sa description ni Luke at ni Matthew. Doon namatay si Herod the Great. Kasi nga, hindi nga rin sila sure kung kailan namatay talaga. Bakit, mga kapatid? Sikreto kasi ang pagkamatay ni Herod the Great. Bakit? Kasi nga, may problemang political kasi si Archelaus, mga kapatid, hindi nga siya, nag-ambisyon nga siya na magiging kapalit ng tatay niya. No? Pag binasa niyo yung istorya nito, eh si Quirinius, mga kapatid, duda doon sa quality ng style ng pag-management ni Archelaus. Bakit, mga kapatid? Kasi si Archelaus, mga kapatid, siya yung may history na maraming pinatay. Anong pinatay? Mga bata. So therefore, itong description dito na Herod kills the children, mga kapatid, although si Herod ay sinabi na doon sa Bible, sa history, na patay na siya, dito, mga kapatid, hindi pa pala patay. Pero ang nag-execute ng leadership ngayon, mga kapatid, kasi nga si Herod the Great, no? Si Herod the Great kasi, mga kapatid, ay bedridden na. So, marami na nag-expect kay Herod the Great na matagal na siyang patay. So, walang nakaalam talaga sa exact dating ng pagkamatay ni Herod the Great. Pero based sa prophecy kasi, mga kapatid, kasi when Matthew wrote this letter, hindi rin natin alam kung may reference talaga siya na alam niya na si Herod the Great ay namatay. But he based on the story of the prophecy. No? Kasi nga, kung hindi nga alam ng mga historian, malamang si Matthew, wala rin siya personal information kung kailan namatay talaga si Herod the Great. Pero, sinabi niya na namatay si Herod the Great. So, either which. Now, mga kapatid, bakit natin pinag-usapan yung kamatayan ni Herod the Great at saka yung birth ni Jesus? Kasi mga kapatid, malaki kasing controversy yun sa history and accuracy. And tayo, proponent of truth, pag hindi natin ayusin yan, mga kapatid, it is a stumbling block to the atheist kasi we are not preaching the truth. So that's why I am now tackling this particular difficult subject, history, na inaantok ang mga tao at dumudugo ang ilong. Pag may nagkukwento na dito. Okay. Now, yun lang muna ha. Yung death ni Herod the Great, si Archelaus ay marami siyang pinagpapatay. Now, mga kapatid, sino yung, ano naman ang trabaho nitong si Quirinius, mga kapatid? Sa based on description ni Luke, si Archelaus ay isang governor na nagmamanage ng sa Syria na nagmamanage ng census, which is doon din ang pagkamatay, pagkabuhay ni Jesus. So mga kapatid, that landmark, that these three person, pang-apat si Jesus, the royalty, pag-usapan natin ito, mga kapatid, sa next topic ulit. Now, sabihin niyo, Pastor, hindi naman yan Bible, Pastor. History naman yan, Pastor. Wala na tayong kinalaman yan sa history, Pastor. Hindi na natin yan aralin ng history. Aralin natin, Pastor, si Jesus lang. Jesus lang talaga, Pastor. Wala nang iba, Pastor. Kasi nga, si Jesus lang talaga ang ating i-lift on high. Plastic! Mga kapatid, pag hindi mo aralin yung mga
contemporary of Jesus, kung sino-sino yung mga tao na to, hindi ka makakabuo ng truth. Kasi nga, magkakamali ka ng judgment. Kasi katulad nito, yung Bible, binanggit lang si Quirinius, binanggit lang si Archelaus. Kilala mo ba sila? Of course, hindi. Anong ginagawa nila? O ito si Archelaus, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ni Archelaus na related sa Bible? Wala dito, hindi binanggit dito kung sinong Herod ang pumatay ng mga bata. Pero sa history, si Herod the Great, hindi siya pumatay ng mga bata, mga kapatid. Kasi that time, yung date na may pinatay ng mga bata, that was supposedly patay na si Herod. Kasi kung 6th or 4th BC siya namatay, mga kapatid, nung mga bata na pinatay based on Matthew, Gospel of Matthew, namatay yon somewhere in 8th to 4th BC, AD. 8 BC to 2 BC, mga kapatid, to 4 AD. So mga ganun ang ano na span niyan. Oh, so kung may pinatay ng mga bata, hindi si Herod the Great na noon kasi supposedly patay na siya. Pero mga kapatid, dito nga sa aral natin, hindi patay si Herod the Great based on description ng Matthew. Bedridden lang siya pero makapagsalita pa siya, makapag-ano siya, pero hindi na siya visible as king. Tinago na siya doon sa mga fortress. Aralin natin yan. Next topic natin, aralin natin yung mga fortress. Now, ngayon, Pastor, bakit natin aralin yung Pastor? Nagkapakahirap na yung Pastor. Mga kapatid, the purpose of this study, if you are following Jesus and you do not know His world, okay? Sino yung mga king niya during the time? Sino yung mga kalaban niya? Sino yung nagpapatay sa kanya nung pinanganak siya? Sino yung mga taong yun? Sino yung nag-alaga sa kanya? Sino yung nagbigay sa kanya ng regalo, mga kapatid? I don't know if you can come up with the whole picture of who Jesus is. Never. Never. Mga kapatid, sa e-discipleship, you have to learn. No? Makilala mo talaga si Jesus package yan. King and God, High Priest. Yun. So yun yung purpose natin, mga kapatid. So the birth of Jesus that was described in the chapter 2 of Matthew and chapter 2 of Luke, ang mga tao na binanggit doon, si Herod the Great, si Quirinius, governor of Syria, and si Archelaus, kapalianak ni Herod the Great, na pumatay ng mga bata, at saka si Caesar. No? Si Caesar. Mga kapatid, the royal emperor of Roman Emperor, mga kapatid. Mga kapatid, as I close this topic, Governor Quirinius, he was the one who appoint the high priest Caiaphas. Okay? Kasi nga, may power siya to appoint nga. Sino yung appoint niya? King, sino yung high priest, sino yung mga ganun. Governor, kaya nga tinatawag na governor eh. Kasi nga, may mga power sila, no? Delegated power, authority from the Roman Empire. Maliban lang, mga kapatid, binanggit ko kasi na si Herod the Great ay governor ang nag-declare sa kanya na magiging king of Judea siya. Mga kapatid, nagkamali ako, mga kapatid. Hindi governor ang nag-assign kay Pilate. Kundi, binoto siya ng mga senator, mga senate, mga kapatid, Roman senate, na siya yung magiging governor noon. Asya yung magiging king in Syria, ay in Judea. Mga kapatid, after Herod the Great died, si Quirinius, si Archelaus, mga kapatid, hindi inappoint ni Quirinius, Governor Quirinius, as king. So, dito, aralin natin si Quirinius next time kung ano yung pinagagawa niya, bakit wala siyang inappoint na king. Okay? Pati high priest. Oh, lahat yan. Aralin natin yan, mga kapatid, kasi may political, may gyera kasi yan eh. May dumaan sila sa gyera, dumaan sila sa mga conflict, mga kapatid. O, hindi mo alam yun. Yung pag during the time of the birth of Jesus, masalimuot na ang Israel. Walang inappoint na king dyan kasi magulo ang Israel. Okay? So, I hope you learn the lessons, no? I hope you understand this. Kasi nga ngayon, as we are in the quarantine and then we are also into
coming to seasons of Christmas, now you will tell the story of Jesus, his birth. Tapos, ay kukwento mo yung istorya ni Jesus ng birth niya, yung palagi mong naririnig sa mga kwento ng pastor at narration ng Bible. Mga kapatid, bigyan mo naman ng another flavor. Kailangan mo history. Okay? Total, access naman tayo. Ako sa internet, kulang din naman ito nakukuha na yung iba eh. 10 years ago, mahirapan akong kumuha ng source. Pero ngayon, may mga nakapublish na free na mga article sa ano, pag tinaypo na Hero the Great. Automatic yan, ang dami mong mga sources. Ito, si Archelaus, si Quirinius, governor of Syria. No, basahin nyo. Ha? I hope na we can explain Jesus in historical background aside from the Bible. No? So, we have also to study these people. Governor of Syria, Quirinius, Archelaus, anak ni Herod the Great, Herod the Great. Marami pa tong kapatid si Archelaus, no? Andito pa si, mga kapatid, nandyan si Antipas. Nandyan si Herod Antipas, nandyan si Philip, the Tetrarch of Jordan. Now, anong nilagay ni Quirinius, mga kapatid, na title kay ano? Ginawa lang siyang ethnarch, mga kapatid. Ethnarch. Ito yung isang ranggo, mga kapatid, na hindi siya king, kundi administrator ka lang. Okay? So, ang king pala, technically, sa simula sa Judea, Samaria, Edomia, si Quirinius pa rin, mga kapatid. Tapos, si Herod Antipas naman, na Tetrarch of Galilee. Okay? Galilee. And Perinia, mga kapatid. Yun. Ang tawag sa kanya ay Tetrarch. Tetrarch. At saka si Philip naman, mga kapatid, Tetrarch din. Of Jordan. At saka si Salome. Aralin niyo si Salome. Topraki, no? And Jabne, Asdod, and Phasaelis. Mga kapatid, ito ang Philistian area. Si Philip, mga kapatid, sa Jordan. Si Herod Antipas sa Galilee. Si Herod Antipas, mga kapatid, naabutan pa ito ni Jesus. Okay? Okay. So, alam na, ha? Alam na. O, next time, alalin pa natin to, ha? O, medyo madugo tayo ngayon. Madugo tayo kasi history, eh. Mga kapatid, okay lang yan. Okay, let's close in prayer. Kasi nga, okay, bago tayo mag-close in prayer. Kasi kung hindi mo aralin itong governors, kings, at saka kung ano yung mga power niya, mga kapatid, doon sa pagkamatay ni Jesus, which is he was being made king by governor, hindi mo tatanggapin yung kapangyarihan ni Jesus na kailangan siyang magiging king kasi siya ang king lang ay may karapatan para mag-liberate lang year of Jubilee. No? Yung year of Jubilee, mga kapatid, either king and priest or sabay ang dalawa, king and priest, mga kapatid. So, Jesus was died on the Passover during the time of year of Jubilee, mga kapatid. Yung Jubilee na yon, yun yung supposedly, yung lahat ng land property nila ay mabalik sa kanila. In Luke chapter 4, verse 18 and 19. Okay? Yun yun. Tapos sa atin naman, generation natin, it's no longer the land of Israel. Our land, mga kapatid, our generation land, na which is portion sa atin para kay, galing kay God para sa atin, mga kapatid, nakasangla din kay Satanas. So, when Jesus declared the year of Jubilee, mga kapatid, pati sa atin, napamana natin ngayon. Kaya yung temple, the power in the temple of God, no longer in Jerusalem, but it's in our hearts, it's in our body. We are now a body of the temple of God. In 2 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 9, we are the royal priesthood, the holy nation. Mga kapatid, yun kasi. Kasi nga, ang management ng temple, saka yung power niya, mga kapatid, tinanggal niya yun at binigay niya sa fruitful. Sino yung fruitful? Ikaw at ako na disciple ni Jesus. Kaya you have to come attend to the discipleship. Okay? I hope, mga kapatid, gracefully, and by the grace of God, but
Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, the grace of God is nothing if you do not take initiative on your part. You have to participate the grace of God. Okay? The grace of God cannot move alone if you resist. Kasi we have the power to resist. This time, yield by the grace of God. Amen? Father, we thank you, Lord, for your power and wisdom. Thank you, Lord, for this discussion. Madugo, sakit sa ilong. Lord, thank you, God. We have a heart to learn, kahit mahirap pa yun. Teach us, Lord, to be the manager of your kingdom, to be your child, to be the prince in this generation, and to conquer, God, Lord, to declare that you are king in our places, in this nation. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, good night. Salamat sa mga nanonood. Share. God bless you all.